me as a water refilling station entrepreneur. Isa po akong negosyante at naging tagumpay ang aking negosyo using a water refilling station business. Sa mga nanay dyan at sa mga anak dyan na OFW pa rin ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga tatay. So, totoo lang, kaya naman po sa Pilipinas kumita ng disente. Gusto ko rin maging inspirasyon sa mga daddy all over the world na OFW or kahit di OFW na di nandito sa Pilipinas. Alam ko, mga kaibigan, mga kapwa ko daddy, hangad nyo din na maiyangat yung lifestyle ng inyong pamilya. Ako po, nag-start po ako magnegosyo ng water refilling station. Ako po ay edad na, ilan taon ba ako nun? Bata pa lang ako nun eh. 20 years old. Ayan. 20 years old pa lang po ako, nag-start na ako ng water refilling station business ko. At ngayon po ay, kita niya naman, yumabong ang ating negosyo. Naging patok. May pandemic o wala, ang water refilling station ay kumikita pa rin. Ayan. So, sineshare ko lang po na tulungan nyo po yung mga mahal natin. Kasi meron akong mga nakilala na experience ko. Yun bang gusto nilang nila ay tumanggap na lang ng tumanggap ng padala galing sa mga mahal nila sa buhay na OFW. Nagiging patabain na lang po sila dito sa Pilipinas. Merong ganon. Hindi ko nila lahat, guys. Ah. Hindi ko nila lahat. And don't get me wrong. Kumbaga, hindi naman may pinapatamaan ako or whatsoever. Pero meron akong mga nakikilala at nakikitang mga Pilipino na ayaw nilang matapos yung pag-abroad ng kamag-anak nila doon sa abroad. Bakit? Kasi easy money eh. Tumatanggap na lang sila ng padala galing sa abroad. Akala nila, napakadali ng buhay sa abroad, napakahirap po mga kaibigan. Sobrang hirap. Di ba? Yung homesick pa lang eh. Yung hindi mo makapiling yung pamilya mo. Mahirap na yon. Ngayon, isa sa nakikita kong solusyon, baaring makatulong, ang simpleng negosyo na tubig. Kung meron kayong ibang alam na negosyo na pwede niyong pasukin, go. Pero my piece of advice sa mga OFW around the world, magputap kayo ng mapagkakakitaan niyo dito sa Pilipinas para the end of the day, pag medyo umidad na kayo, pag uwi niyo sa Pilipinas, meron pa rin kayong naipundar na stable business dito sa Pilipinas. Ano mang klaseng negosyo, water station man, laundry shop man, ice plant man yan, o mga grocery, o yung alam nyong medyo magiging maganda yung takbo ng negosyo, wag lang sa illegal, sigurado ko po na pag-uwi nyo, galing sa ibang bansa, yung hard-earned money nyo eh, may napuntahan. So, yan po yung aking may papayo sa mga kaibigan natin na OFW. Sa ngayon eh, alam natin na pare-parehong mahirap ang sitwasyon. Gusto kong maging inspirasyon na kahit dito sa Pilipinas, kaya natin yan, diskarte lang. Yan. Ako po ay nasubukan ko rin pong mag-deliver ng tubig. Isa po akong delivery boy ng tubig dati. So alam ko po yung hirap. Kung kinaya ko, kaya nyo din. Simpleng water refilling station, kaya palang mag-support ng isang pamilya o magkaroon ng decenting income dito sa Pilipinas. Kasi mga kaibigan, ito, share ko lang sa inyo ha. So, magko-compute tayo, mga kaibigan.
So, paano ba kumikita ang isang water refilling station business? Okay, paano nga ba? Kung kaya niyo pong magbenta ng 200 times 200 per day, that's 5,000 pesos per day. Baka sabihin niyo sa akin, sir, masyadong marami yung 200 container. Hindi po madami yun. Konti lang yun. Halimbawa po, no, 25 times 200 container, that's 5,000 pesos per day. Malaki po ba? Kayang-kaya po yan. Kasi commonly, ang mga client ng Watermax, 300 to 700 bottles pa nga eh, kayang-kayang ibenta. Ako, kinumpit ko yung 200 lang. So, if you're earning already a 5,000 pesos in a day, no, ngayon, i-multiply nyo po yan sa 30. 150,000. Baka may nagtatanong po sa inyo, sir, bakit po sa 30 nyo kinumpute, hindi sa 26? Wala ba kayong day off? Ang solution na ginawa po namin dyan, alternate po tayo. May mag-day off ng Linggo, may mag-day off ng Saturday. So, para yung Saturday, open pa rin ang water refilling station business nyo. Now, sa 150,000 pesos na income ng isang water refilling station, gross sale po ito. Ah. Magkano ang natitira? So, ang matitira po dyan, mga kaibigan, kung nagpapasweldo po kayo ng 300 pesos per day ng isang tauhan nyo, so, kung meron kayong dalawang staff, so, that's 18,000, so, bawasan nyo po ng 18,000 pesos. Yan. So, nakapagpasweldo ka na. So, meron kang 135,000 na natitira ngayon sa inyong gross sale. Kung nagrerenta po kayo ng pwesto, bawasan niyo po ng 5,000 renta ng pwesto, 127,000 pa rin po yan. Magkano ang gasolina less 3,000 pesos? Bakit 3,000? Kasi 100 pesos per tricycle ang compute ko. That's 124,000 pesos. So, ano pa yung tatanggalin natin? Diba, meron na tayong natanggal na salary, renta, ano pa ba? Gasolina, pan-deliver, ano pa yung mga other miscellaneous? So, yung 124 pesos, bawasin nyo pa po yan ng kuryente. Yung kuryente niyan, dahil sa nakaka 200 container ka, nasa 10,000 pesos yung kuryente na bill mo. So, meron ka pang matitirang 114,000 pesos. Yan, 114. Ano pa yung mga gastusin? Magkano po ang maintenance ng machine? Ang machine ng Watermax, ang maintenance po namin ay 200 pesos per month. Tapos, every 2 months, meron kayong may maintain na 2,000 pesos every 2 months. So, all in all, parang in every 2 months, ang computation nyo po, every 2 months to ah, ay 2,400 pesos. So, every 2 months na ang compute. Pero sige, bawasin na natin dito para meron tayong allowance. So, 2,400 pesos. That's 116,000 pesos pa rin natitira. Ayan. Malaki pa rin po, ano? Ano pang ililes natin? Halimbawa, may mga hindi inaasahang pangyayari na platan yung tricycle nyo or na nasiraan kayo ng makina ng tricycle na pang-deliver. So, ibawas rin po natin halimbawa other miscellaneous. Kasi may machine, yung water refilling station machine nyo, nagka-problema. O sama natin sa other miscellaneous yon, sabihin natin na 10,000 lahat yon. Kasama na yung COVID-19. That's 106,000. Ano pa yung pwede natin ilis dyan? Telephone bill, halimbawa, gumagamit kayo ng pangtawag, naka-plan 2,000 kayo. Internet, 99,600 pa din. Sige, mag-isip pa kayo ng gastos na pwede niyong ibawas doon sa
gross sale. Hindi yung pwedeng sabihin sa akin na nawasa. Naka-deep well yung compute ko kasi 10,000 nga yung binawas kong kuryente. O kahit sabihin mo, sige, may bill ako nawasa, less 5,000 pesos. 94,000 pa rin. Yan. So, ayun, tubig po sir, halimbawa, nawasa. O yan po, 94,000 pa rin. So, ang isang OFW, palagay ko, kumikita rin ng ganito sa ibang bansa. Ito rin ang kinikita niyo. O baka mas higit pa. Pero ito ay depende lang sa sipag niyo rin po yan. Lab test. May 10,000 nga akong ibinawas eh. Other miscellaneous eh. Diba? May 10,000 akong binawas. Other miscellaneous. O, magkano lang yung lab test? Ayan. PKM at seal plastic. Yung plastic po, yan ay option yun na yan. Hindi required yung plastic. Meron nga mga lugar, plastic ban, magka-plastic ka pa. So, actually, ang plastic na pinambabalot, that's your option. But actually, you can sell water without that. Pero hindi po yun malaking halaga. O sige, bawasin natin yung plastic. Magkano ang puhunan mo sa plastic? O, di ba? Ang isang 1,000 pieces na plastic, eh magkano lang? Diba? Maliit pa rin. So, kahit sabihin mo na ito, o, sige, kupitan na natin. Sinabi ko na nga, pati kupit 19, nilagay ko eh. Ibawas mo na 30 mil, kasama na kupit ng tauhan. O, yan. 64,000. Maliit nakita pa rin po ba yan? O, kahit 50 mil na lang ang malinis. O, diba? Malaki pa rin yun. Pero dapat magsipag ka. Yan. Sir, sa lugar namin, bawal ang plastic. Mostly, balaluwang o paper bag. Sabi ko nga, option lang po, sir, ang plastic. Pwede po kayong wag nang mag-plastic niyan. Okay? Apo. Okay, tutuloy ko po ah. Dapat ang water refilling station po kasi, mga kaibigan. Meron kayong apat na katangian na kailangan nyo sa... Gawin ko lang lima. Lima, ayan. Limang katangian na kailangan bilang isang water refilling station operator. Yeah. Una, kailangan ang tubig mo masarap. Number one. Kailangan finished product mo masarap inumin. Okay? May masarap pa nga ang tubig na pwede mong ibenta. Wala ka namang skills to market it. So, kailangan magaling din po kayo mag-market. Good product, ang ibig kong sabihin. Pangalawa, marketing. So, water refilling station ay sinasamahan din po ng marketing skills. You promote your business to your area. Okay? Number three, management. So, dapat marunong kayong mag-manage ng negosyo nyo. Okay? Yun po yung mga dapat i-consider. Pang-apat. Wala akong listahan eh. Hindi ko nililista. Basta sinasabi ko na lang sa inyo. Based on experience. Pang-apat. Dapat ang makina ng water refilling station mo hindi palaging nagkakaproblema. Okay? Dapat ang system ng makina ng water refilling station mo ay durable. Dapat matibay. Dapat hindi basta-basta nasisira. Kasi kapag laging sira po yan, ang mga customer mo lilipat sa kabila. Kahit meron po kayo ng tatlong yan, marunong ka mag-market, eh sira naman yung makina mo. Wala ka namang madeliver na tubig. Diba? So, dapat yung matamis nga yung tubig mo, masarap nga yung tubig mo, sira naman yung makina mo. Wala din. Magaling ka mag-market, sira naman yung makina mo, wala din. Ano yung pinanggit ko pang-apat, pare? Pang-apat. Management. Magaling ka nga mag-manage, Bachelor of Science in Management ka nga, sira naman yung makina mo, wala din. Yun yung sinasabi ko. At saka pang lima, ito na ang matindi. Dito ko nasubok talaga. Yung pang lima,
Kailangan nyo po ng mahabang-mahabang pasensya. Yan po ang kailangan nyo. Bakit mahabang pasensya? Kasi you're dealing with not one person. You're dealing with lots of different ugali ng iba't ibang customer. Ayan. So, mga kaibigan, nakita nyo naman po kung gaano kahaba yung pasensya ko. Ang dami ko pong katransaksyon, pero hindi ko naman po kayo, kumbaga, hindi ko kayo pinababayaan in terms of after-sale service. Ayan. So, yung limang yan, dapat meron kayo. Ayan. So, una, dapat ang tubig mo quality. Pure, clean, and safe to the max. Dapat yan ang product mo. Pure, clean, and safe to the max. Water max. So, yan po ang dapat na meron ka. Masarap na lasa ng tubig. Pangalawa, kailangan magaling po kayong mag-market. Magaling kayo sa marketing. Pangatlo, kailangan po magaling po kayo sa management. Dapat marunong ka mag-manage. Kasi kung hindi ka marunong mag-manage ng negosyo mo, yung mga containers mo, mawawala po yan. Mawawala po yan na parang bula. So, doon pumapasok yung management. Ang water refilling station po, mga kaibigan, pag ang container mo, ninanakaw na ng ibang water refilling station, malulugi ka. Isa pa po, kapag ikaw, magaling ka mag-market, pero ang tubig mo hindi masarap, yung container na bago mo, yung bago mong container, ipaparefill sa ibang water station na mas masarap ang lasa. Tandaan niyo po yan. Kaya dapat, ito yung number one, masarap dapat ang tubig. Pag hindi masarap po yan, pag nag-deliver ka, kaya ka tinanggap ng customer mo kasi yung tubig mo, yung galon mo, brand new. Ngayon, dahil may brand new ang galon, tinanggap niya yung tubig mo. Eh, hindi masarap yung tubig mo. Yung galon mo na brand new, ipaparefill sa ibang water station na mas masarap ang lasa. Yan ang edge ng Watermax. Pag masarap ang tubig mo, sorry to say, pero pag Watermax kasi, na yung galon ng iba, napaparefill sa water station ng Watermax. Pero, sad, but true. Pero, welcome to the real world. Welcome to the real world of a water refilling entrepreneur. No. So, yung may dapat may lima kang yan. Good taste of water, tapos magaling ka mag-marketing. Kailangan magaling ka mag-promote. Dapat magaling ka, makapal ang mukha mo na mag-alok ng tubig doon sa bayan ninyo. Hindi ko mo maganda na yung sales mo. Kundi ka pa, ako hindi ako kontento sa 200 galon araw-araw eh. May tinatarget ako, gusto ko 700 eh. Eh, na-meet ko naman yung 700 container a day. Na-meet ko naman po yun, mga kaibigan. Sa 700 container namin, 25 pesos times 700. So, nakakabenta naman ako ng 17,500 per day. So, 17,500 per day. So, ganun po kalaki. Possible po. Kinaya ko nga eh. Di kaya nyo rin. Okay? Masarap na lasa ng tubig, magaling mag-marketing, galing sa management. Dapat magaling sa management. Ay pang-apat, dapat ang machine mo de kalidad, matibay, hindi laging sira. Watermax 'yon. Pure. Yun yung pang-apat. Tsaka yung pang-lima, mahabang-mahabang pasensya. Yung bang tipong kahit na sabihin ng customer mo na galit na galit na sa'yo, oh, yung tubig ko, nasa na, wala pang deliver. Eh, sira nga yung machine mo eh. Paano ka makakapag-deliver? Diba? Sasakit, kakatiulo mong ganyan, no? O, diba? Paano mo madideliveran yung customer mo? Eh, sira nga yung machine mo. Pupunta, gagawin mo, pupunta ka sa ibang water station, magpaparibil ka. Eh, di yung tubig naman nila yung maibibenta mo. Okay, thank you. Thank you, Lord. Natulungan mo ibang water refilling station, which is your competitor. At ang matindi niyan, galon mo pa. Yung ginamit mo. So, ganun po ang senaryo ng water refilling station business. Kung wala po kayo ng limang yan, huwag kayong pumasok sa water refilling station.
I dare you, ako, kung kayo subscriber ko or follower ko, huwag kayong pumasok sa water filling station kung wala kayo ng limang yon. Itong unang binanggit ko, dapat pala may visual presentation ako. Hindi kasi ako ready. Alam mo naman pag live, impronto palagi. Impronto yan. Copy daw, sabi ni ma'am. Ulitin ko ha, para sa mga latecomers. Sa mga latecomers. Una, ang dapat, yung tubig mo masarap. Dapat yan, gawang water max. Ni? Pangalawa, dapat magaling ka sa marketing. Yan. Pangatlo, dapat marunong ka mag-manage. Kasi yung mga galon mo, pwedeng mawala pag hindi mo na-inventory ng tama. Pang-apat, dapat makina mo, hindi palaging nasisira. Pag gawang watermax yan, hindi yan basta-basta masisira. That's the key to success. At yung panglima, dapat mahaba ang pasensya mo. Yan. Mahaba pasensya na kahit na, oy, delay ang deliver mo, you will say sorry pa din. Dahil na-delay ka sa deliver. Ayan. Commonly, ang kami, nadidelay talaga ako sa deliver during time na ako yung nag-manage ng water refilling station ko. Talagang nadidelay. Kaya naman po ako nadidelay, 700 bottles a day yung sinusupply ko sa buong Alcala. Hanggang Urdaneta, Bayambang, nakakarting ako. Yes, nakahawak ko po isang water refilling station ko, apat na lugar ang dinideliveran ko. Nakakarting ako ng Urdaneta, syempre Villasis, Alcala, yung lugar namin, Bayambang, yung Tarlac San Narciso, yan sa part na yan. So ganun kadami dinideliveran ko. Bayan yun ha, kumbaga bayan yun, hindi yun barangays. So ganun ako mag-market dati. Kaya kayang-kaya ko po yung 700 bottles a day. Pero sa ibang mga water filling station owner, maliit yun. Pero yung 700 bottles, big business na yun. Kasi 700 times 25, that's 17,500 pesos. Yeah. So, ganun ang income ng water refilling station. Well, sabi ko nga, kung may babalik ko lang na saan nag-deliver na lang ako ng tubig, mas gusto ko pa yung ganun eh. Kasi pag the end of the day, nag-deliver ka ng tubig, tapos na. Wala ka na iniintindi. Pero pag manufacturer ka ng machine, kahit gabing ganito, kailangan nyo pong sagutin yung mga tawag ng mga kliyente mo. Kasi po, magagalit sila dahil yung machine nila, halimbawa, nagkaroon ng problema this oras ng gabi. Kailangan ko pa rin silang tulungan. Ganyan po kasi kami. Kapag may mga emergency call, kasi stop operation yung water station, so ito troubleshoot namin using online at na-assist naman po namin, na-fix agad yung problema. So that's how WaterMax work. Yes, medyo talaga medyo mahirap, sacrifice, pero heart fulfilling po 'yan kasi I know na nakatulong kami sa isang aspiring na water refilling station na gustong pumito dito sa bansa natin. So 'yun ang isa. 'Yan. Ang kagandahan niya, na-close natin mga kaibigan. Yung proper computation, hindi man proper yon, biglaang computation. Ang tawag doon mga kaibigan ay feasibility study. So nagkaroon kayo ng konting feasibility study regarding sa water refilling station business. Anong caption ito? Father's Day feasibility study. Happy Father's Day tapos feasibility study. Parang, di ba no? Happy Father's Day with water station feasibility study. Help your OFW family work here in the Philippines. Ganun po ba? Wow! Yan. Need po yung panglima, sinabi nyo, para makamit yung pag-asenso. Totoo yan! Totoo yan, ma'am. Yung limang yan. Lahat ng negosyo, actually, ganun. Okay? Lahat ng negosyo. Aba, kung magsasabi kayo ng negosyo na hindi mo kailangan ng mahabang pasensya,
eh magpapalit na ako ng negosyo, 'di ba? Ano? Yun, doon na ako magbi-business. Yung hindi mo kailangan ng mahabang pasensya. Ano ka nun, boss? Ang water station, two weeks pa lang po ang water station ng water refilling station ni Ma'am Hana, yung Aquacast. Yung shout out po sa mga Aquacast water refilling station. 2 weeks pa lang po 'yan. Tapos kumikita na po ng 1,200 per day. 'Yan. So 1,200 per day. 'Yan. Times 20, kung times 30, 36,000 pesos in a month. Hindi ah. Matama, in a month. Kaya lang, 2 weeks pa lang yung tubigan niya. May 18,000 pa lang siya. Yan. So, sa Aquacast, more power po sa business ninyo and happy to do business with you. Ayo pala, meron palang mga ano ha, mga gumagamit ng picture ng watermarks. Ha? Please don't be, huwag kayong magpapaloko sa mga yan. So, I don't know kung binura na tong post na to. Hindi ko pa nakikita. And hindi rin naman siya nagsabi sa akin. Hindi ko alam. So, mag-iingat po tayo, guys. No, ito po, oh, nag-post po ito eh. Actually, ito yung comment ko sa mga posts. Gagawin ko kang topic to. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yung tao ngayon, kung kilala nyo, ginagamit nyo yung watermarks sa post niya. Ayan o. Oh. O, binibenta niya machine ng watermarks. But, I didn't know this person. Guys, so, ingat po kayo dun sa taong si Marvin Marvelous Hispano. Hindi ko po siya kilala. Marvin Marvelous Hispano, pangalan niya. So, hindi ko po kilala yan. Binibenta niya machine ng watermarks. Hindi po siya legit. I don't authorize this person. So, baka malo ko po kayo. Mahirap na. Makipag-transaction po kayo dito lang po sa Watermax. Actually, nagulat din ako, nagsumbong sa akin si Stephanie, si Steph. Sinabi po niya sa akin, "Sir, may kadil daw po na Watermax sa Quezon City." Wala po kaming branches sa Quezon City. Ang Watermax na legit lang po ay dito lang po sa Alcala, Pangasinan. Wala po. Sinadya ko nga pong hindi mag-branch para ma-serve namin kayo at maiwasan din ang pang-i-scam at ang panloloko ng ibang mga tao. So, kapag maraming branches, mas malaki ang chances na may malokong kababayan natin. So, para maiwasan yung mga ganyang issue, dito lang po kayo dapat sa Alcala, Pangasinan, makipag-transaction sa akin. At dun sa number na nakapost, ito yung number. Ayan. 0920-965-0272 at 0916-644-4406. Ayan. So, yan po yung mga numbers na lehitimo na dapat yung tawagan. Dapat talaga, i-confirm nyo po kung legit yung mga katransaksyon nyo para at least maiwasan natin maloko. Okay? So, dito lang po sa Watermax Enterprises ang transaction. Don't make transaction sa labas kasi marami nagpapakilala. May nagsasabi na Watermax daw sila. I didn't know. Ayan, ang hirap i-control. Dito na nga ako nagla-live eh, para ano eh. So, kapag ka meron po kayong nakikitang mga ganon, isumbong nyo lang po sa akin. Naka na isang cellphone to. Yung may buntot. Ayan. Isumbong nyo lang po sa akin para po magawan po natin ang aksyon. Ay, papasalamatan ko po pala si Tatay Ching. Ayan. Ito. Papasalamatan kita, Ching Arionso Marquez. Ayan. Naku. Ayan. Daming notification. Ayan. Ching Arion Marquez. Ayan. Salamat. Kasi in-inform mo ko na may gumagamit ng Watermax. O, diba? So, ayan. What time bukas? Mga gantong oras ulit, boss. Ayan.
Siguro mas maaga, try ko mga pagpasok niya. Para at least pag nagtatawag na po siya sa inyo, makilala niya po ang ating bagong staff. Kaya magkita-kita ulit tayo bukas. Mga anong maganda anong oras maganda mag-live? 8? Hindi, maganda after lunch. Mag-live tayo ulit ng after lunch. Yan. What time po? Free time yung bukas. Bukas po, tawagan ko kayo anytime tomorrow, basta office hour. 8 o'clock. Yung 8 o'clock to 5 p.m. except ng alas 12 kasi break time yun, kumakain. 8 o'clock hanggang 5 open po kami. Okay? So, yun po. Pwede po tayong tumawag office hour from Monday to Saturday. Yan po yung aming office hour para kami, para maasikaso po namin kayo. Ayan. Yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagsubaybay sa aking programa. Programa ang tawag dito kasi gabi-gabi na ako nagla-live, eh, no? Programa na ba yan? Ayan. Thank you po sa patuloy nyo po na pagsuporta sa Watermax TV. Ayan. So, ito po yung aking live telecast regarding sa water refilling station business. Pero ang sinabi ko nga sa inyo, this is a special edition dahil Father's Day po ngayon. It's about Father's Day. So, pero sinundutan ko pa rin ng konting tubig. Kaya ang title nito ay Watermax Special Edition Father's Day hashtag feasibility study hashtag water station. Ang dami. Ang dami. Okay, so maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay at willing to assist and willing to promote your business. This is Alfred Maximo, your business partner, ang pangbansang tubig. Nagsasabi sa inyo ulit na happy Father's Day sa inyong lahat. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At enjoy your time, enjoy your family time, enjoy your daddy's day off. Bye-bye!